Tubong Bulacan po ako. Ang tatay ko ay isang tricycle driver lamang at isang farmer. Ang nanay ko naman ay tindera ng kangkong sa palengke. So, nung bata ako, nakita ko yung hirap at sakripisyo ng mga magulang ko, especially yung tatay ko. So, dumadating sa time din na ang tatay ko nasisiraan ng tricycle. So, pag nasiraan siya ng tricycle, yung kinita niya sa buong maghapon, kulang pa sa pagpapagawa ng tricycle. Ang nanay ko, dumidilihin siya sa tindahan para mangutang ng noodles at saka ng dilata. Sa awa at tulong naman ng Panginoong Diyos, naigapang ng mga magulang ko na matapos yung pag-aaral ko kahit high school lang. So after kong makagraduate ng high school, sabi ng magulang ko, anak, tumulong ka muna sa amin sa pagpapaaral sa mga kapatid mo. Magtrabaho ka muna. So naghanap po ako ng trabaho and natanggap naman ho ako, naging janitor po. So kahit ganun, kahit mahirap yung pagiging janitor, madalas din na napapag-initan ako. Sinasabihan ako na bakit hindi mo ayusin yung trabaho mo. Gusto mo yung mukha mo ingud-gud ko dyan sa kubeta. Dahil nga sa sobrang liit ng sweldo at mahirap yung trabaho. So naghanap po ako ulit ng trabaho. Pinunta ko po yung tiyuhin ko sa Las Piñas and ipinasok niya po ako sa 7-Eleven bilang isang crew. Dahil po sa kulang din po yung sinasweldo at wala po kami naiipon, so ginagawa ko po, dumidiskarte na lang ako ng yung pa-expired ng pagkain sa 7-Eleven, yung mga frozen food. Yun po yung kinakain ko para lang po makaipon ako at makatipid, makapagpadala sa amin. Pero napansin ko yung kinikita ko sa 7-Eleven is kulang na kulang. So that's why timing naman na yung kababata ko na tambay, lagi akong kinukulit, tawag ng tawag. Meron daw siya sa akin isi-share na opportunity na yayaman kami. Kaya so nga lang, hindi ako naniniwala kasi nga, tambay yung kaibigan ko eh. So, kaya hindi ako basta naniniwala. And sa sobrang kulit niya, dumating sa time na pinapatayan ko na siya ng cellphone. Hanggang sa pag-out ko sa trabaho, nandoon na siya sa harap ng store namin. Hanggang sa nadala niya na ako sa office, doon ko nakita na sobrang ganda pala talaga nung inaayawan ko at ino-offer niya sa akin. So, nung nakita ko yung aim, sabi ko, eto na yung pwedeng-pwede talagang makatulong para magbago yung buhay ng pamilya ko. Habang ginagawa ko yung Aim Global, meron mga konting challenges na ako pinagdaanan. Number one na in-expect ko na susuporta sa akin, yung mga magulang ko at saka yung girlfriend ko, sila pa yung number one na tumutol sa akin. So yung girlfriend ko, dumating sa time na pinapili pa ako kung Aim Global o siya. So ang pinili ko Aim Global dahil nga sa kagustuhan ko na mabago at maitawid talaga at tuldukan yung kahirapan sa pamilya namin. Hindi ko pinagsisihan yung desisyon ko na yon dahil after a year, eto na yung nangyari sa akin. Nakabili ako ng branyong kotse na hindi ko man lang pinangarap dati na magkakaroon ako nito. And after 1 year and 2 months, kumita ako ng 1 million. Na yung dating kinikita ko sa 7-Eleven ng 1 year, dito kinikita ko na lang ng 1 buwan. After 2 years, nabili ko naman yung condominium ko dyan sa Santa Rosa, Laguna. Na dati, nagbe-bed space lang ako na titira ako sa isang ganung lugar. Nakapag-travel kami at first time ko makarating sa Hong Kong. And then after noon, nasundan pa ulit na all expenses paid, pinadala kami ng Aim Global para mag-travel sa South Korea, sa Jeju Island. Isa sa pinakamasarap na nagawa ko ay yung binilan ko ng sasakyan na multicab yung mga magulang ko. Marami nang nagkaroon ng resulta sa ilalim ko at marami na ding nagkakotse, nagkaroon ng sasakyan. At alam na alam ko, marami pang susunod na magkakaroon ng sasakyan at magiging milyonaryo under ng organization. Kaya ang masasabi ko, hindi hadlang ang kahirapan para hindi ka mangarap ng malaki para sa pamilya mo. Kaya pag may opportunity, sumubo ka.